Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Education na mas paigtingin pa ang paghahanda para sa pagbabalik ng face-to-face classes. Ayon po sa Pangulo, prioridad ng pamahalaan ang muling pagsisimula ng in-person classes, pero dapat tukuyin din ang mga lugar na mananatili muna ang blended learning. Si Mela Lesmora sa detalye. Rise and shine, Mela! Excited na ang incoming grade 5 student na si Riley na magbalik face-to-face classes at suportado naman siya ng kanyang lola na si Gina. Sabi ni Riley, kumpara sa pagmo-module at online classes, mas marami kasi siyang natututunan sa loob ng silid-aralan. Face-to-face po kasi po magkakakita po kami, tsaka po masaya po mag-aral. Mas madali ba matuto pag face-to-face talaga? Opo. Doon po ako natuto eh. Naka-enroll na po sila. Tapos pinaghahandaan lang naman namin yung sa health naman, nakapagpabakuna na rin siya kaso yung booster hindi pa. Sa ikatlong cabinet meeting sa Malacañang, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paghanda ang mabuti ng mga otoridad ang nalalapit na pagbabalik ng face-to-face classes sa bansa. Sa ilalim ng Department of Education Order No. 34, nagkasaad na pormal na magsisimula ang pasukan sa mga basic education schools sa August 22. Sa simula, may transition phase muna bago ang implementasyon ng full face-to-face classes. Pero pagsapit ng November 2, dapat ay balik na sa 5 araw na in-person classes ang ipinatutupad sa lahat ng public at private schools sa bansa. Sabi ni Pangulong Marcos, bagamat prioridad ng pamahalaan ang face-to-face classes, dapat ay tukuyin din ng mga otoridad ang mga lugar na hanggang blended learning muna talaga ang kaya. Maaari-ar niyang ipagpatuloy ang ganitong sistema pero sa mga piling lugar at pagkakataon lamang. Sa hiwalay na pahayag naman ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, kinumpirma niyang pinaghahanda na sila ng plano ukol sa blended modality ng presidente, bagamat nananatiling face-to-face classes pa rin ang prioridad na ibalik ng pamahalaan. Habang inihahanda pa ang hakbang ukol dito, mananatili naman anya ang bisa ng kanilang naunang department order. Sa ngayon, nakatutok naman ang publiko sa mga bago pang magiging kautusan ng pamahalaan. Mela Lesmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.